Oke. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala man la nabiyya alladzi amala li wa ad'awa wa ballagha risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagkatapos na purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman sa ating pananampalataya, pangunawa at naway panatilihin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katatagan at paghawak ng ating din. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah bilang pagpapatuloy ng ating paksa na may kaugnayan sa mga sinyalis o mga tanda ng araw ng paghuhukom at tayo po ngayon ay hindi pa natapos na italakay ang mga minor signs of the hour, mga minor na tanda ng oras o pagkagulo ng daigdig. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 bahagdan ng mga tanda na ito. At pang ika-12 bahagdan ng kabanatang ito, mga kapatid, ay kabilang sa mga sign pala ng araw ng paghukom na minor signs ay ang pagbati lamang sa mga kakilala. Pabatihin mo lamang yung mga kakilala, yung kakilala mo lang. Oh, assalamu alaikum. Tapos yung ano, yung kasama nila hindi. Okay lang sana yung pagbati na pangkalahatan. Assalamu alaikum jamian. Maan ba? Pagbati sa pangkalahatan. Pero yung alam mo yung may mga pagkakataon na hindi mo naman sinasadya. Minsan naman sinasadya. Kasi may mga dahilan, maaring nahihiya ka. Di ba? Maaring may utang ka sa kanya. Kaya nahiya ka talaga magsalam. Mapit kasi may utang ka sa kanya. Pakasingiling ka eh. Tapos minsan may mga pagkakataon kasi nangyari din sa akin na alam mo yun, dahil sa focus mo sa isang tao nakalimutan mo na yung iba. Kasi nga yung iba hindi mo kilala. Yung kilala mo. Kaya lalapitan mo, babati mo, salamu alaikum. Kan mo yung brother na yun. Di ba? Tapos may nakalimutan mo na ba kasamahan niya. Subhanallah. So ito 'yung mga bagay na minsan hindi nasasadyang gawin. Pero minsan talaga may mga tao talaga na bahala ka, sino ka? Babatiin ko lang 'yung pakilala ko. 'Di ba? Minsan iba-ibang grounds kung bakit ginagawa ng tao at wala nakakalam nito kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga iba na nagmamataas 'yung tingin sa sarili ay nang batihin dahil mababa 'yung kanyang kaharap. 'Di ba? Mga ganyan, may mga tao naman na ayaw niyang batiin yung iba dahil nahihiya o ibang mga factors, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ano man ito, ang mahalaga ito ay kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. Na hindi katulad noon sa panahon ng mga sahaba, panahon ng mga Muslim sa naunang panahon, ay talagang babatiin nila ang isa't isa. Diba? Kaya, masyaallah, nakakamangha yung mga taong lalapit na halos lapitan sa salam. Alam mo yun? Minsan may nangyari na nagsala kami sa isang lugar, hindi naman naabot kami ng hundreds. Mga siguro mahigit 20. Tapos may papasok na kinaugalian na talaga. Iisa-isahin niyang salamin yung bawat isa. But Islamically speaking, pwede naman yung sabi, salamu alaikum, ng intensyon pang kalahatan. Kasi nakakahasal naman, pati nagbabasa ng Quran, salam. Mga ganun. Which is, hindi naman yun sunna talaga. Okay? Ang sunna, pwede mong batiin yung pangkalahatan. At the same time, at least isa doon ang mag-reply. Pag, parang meron ako narinig na humahalik. Sino ba yata eh? Meron ako narinig namin na humahal, ano dyan, humahagik-gik. Okay? So, makinig muna tayo. Mga kapatid, ha? Mga sisters. Okay. So, nakikinig naman kami po. Sirado ang mic. Hindi po namin alam kung sino yan. Baka Jean. Uti, di ba nakita nyo na narinig nyo yung tawa?
Siguro sa ibang ano, sa ibang dimension. Okay? So yun mga kapatid, sorry po ha, akala po namin sa inyo po. 'Di ba kakala natin sa kanila? Okay, anyway, siguro mayroong ibang nakakonect na ibang daigdig. Hindi natin alam. So 'di ba? So in Islamically speaking, kapag nagbati ka para sa pangkalahatan, at least isa doon sa binati mo, mayroong magtugon, magreply. At yan ay fardu kifai, wajib kifai. Ang ibig sabihin ay collective obligation, ang tawag dyan. Pero kapag once na walang sumagot, doon sa pagbati na yun, ni isa sa kanila ng mga binati, magkakaroon sila ng lahat ng pagkakasal at pananagutan. Wajib kafai ang tawag dyan. You know? So, yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tandaan po natin ay nagtakda ng pagbati ng kapayapaan, ng salam, upang maging tanda ng pagmamahalan at maging tanda ng pakikipagkaibigan sa mga tao. Kasi actually, iba talaga yung impact ng salam. Alimbawa, meron tayong di pagkakaunawaan, kasi minsan ang puso natin, dahil sa mga di pagkakaunawaan, nagiging malayo. Nagiging malayo. Pero once na kapag binati ka ng salam, ng pauspusok, maramdam mo kasi yung pagbati ng ikhlas eh. Kaysa doon sa pang-aasar. Alam mo yun? Kasi somehow meron tayong instinct ng psychology. Nasasayko natin yun. Kung sino ba talaga yung fake na bumabati at hindi. Di ba? So, once na kapag ang ikhlas ang pagbati niya, subhanallah, merong magnet. No? Ito ay nagbibigay ng epekto ng pagkakalapit ng puso ng dalawang tao mula sa hindi pagkakaunawaan at pagkakalayo ng kanilang mga puso. Subhanallah. Ito, kaya nga naman, nagda ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong hikmah, mayroong wisdom. At ang wisdom nito ay walang iba kundi ay nag-create ito at nagbubunga ito ng pagmamahalan at pakikipagkaibigan sa mga tao at pagkakalapitan. Kaya dapat batiin in Islam, mga sunnah na turo sa atin ng Propeta Sallam, dapat batiin ng mga bata ang matanda. Yun talaga yung sunnah. Pero wala namang, hindi naman bawal na bumati ang matanda sa bata. Pero ang right format ay ang bata ang dapat maunang bumati sa matatanda. Kasi ay nagsilbing paggalang yun eh. Diba? Ito ay nagpapakita ng paggalang sa higit sa mga nakakatanda. Malutong ba? Malutong yung pagkakasabi. Okay. At gayon din, ang right format ng pagbati sa pagitan ng dugha at sa kamayaman ay batiin ng mayaman ang dugha. So makikita natin dito, bakit mas mainam at mas preferable na bumati ang mayaman kaysa sa mukha, kaysa tinatawag na dukha. Sa kadahilanan, ito ay nagpapakita na pagpakababa ang loob. Hindi porke mayaman ka, nakatataas ka. Diba? Diba? Sino ka? Ganon. Diba? Mataas noon kahit kanino. Wala. Wala yan, ha? Slogan lang yan ng ating bansa, mga kapatid. Pero subhanallah, sa Islam tinuturuan tayo na wag tayong i-brag ng ating sabihin natin ng ating kayamanan, ng ating status sa buhay. Kaya naman, talaga makikita mo ang isang mababang kalooban ng isang tao na kahit mayaman siya, kahit naka-aangat siya sa buhay, ay babat unang magbabati siya doon sa higit na sabihin natin nakakababa sa kanya. Diba? So, ang mga pagbati ay dapat na ibigay sa isang Arabo o sa isang hindi Arabo. You know? Vice versa. Puti man ito o maitim. Okay? Kayumanggi man ito o sabihin natin ay mamula-mula. Okay? At higit lalo sa mga manilaw-nilaw. Okay, may mga lahi naman. Parang yellowish yung kulay ah. Diba? At iba pang mga kulay na meron tayo sa sanlibutan. Dapat mong batiin ng mga pagbati ng kapayapaan ng salam ang mga kakilala mo at mga hindi mo kakilala. So, maging practice sana natin yun, mga kapatid. Na porque hindi mo siya kilala,
ay hindi mo na siya babatiin. Kailangan batiin mo kasi so long na he's a Muslim. Kahit halimbawa ang hindi Muslim, pero sa palagay mo na nangingibabaw sa isip mo na siya'y Muslim, walang problema, wala kang pagkakasala na batihin siya ng salam. Kasi tandaan po natin, ito yung mga maling practice ng ilan sa mga kapatid natin dahil sa salat sa kaalaman, kahit na alam niya at tiyak niya na ang kanyang kaharap ay hindi Muslim, ay babatihin niya ng salam, which is not allowed in Islam. Ulitin po natin ha, kapag ang kaharap mo ay hindi Muslim, na alam mo at nakatitiyak ka na siya hindi Muslim, huwag mo siyang batihin ng salam. Okay? Huwag. Anong dalil? Ito ay nasa hadith ni Prophet Salam. Sabi niya, La tabda'u bisalam linnasara aw li ghairi muslimin aw li ahli kitab kama qala salam. Huwag niyong pangunahan ng pagbati ng salam ang hindi mga Muslim. Okay? Pwede ka naman gumamit ka ng ibang pagbati na katulad ng ginagamit ilang pagbati. Halimbawa, good morning, good afternoon, bonjour, bonsoir. Okay? Anong sayo? Oh. Di ba? Saranghe. Mga ganon. Oh, ito good question. Hindi pa ako tapos. Papunta tayo doon. You know? Yung ikaw pa lang yun. Di ba? Di ba? So yun yung alimbawa. Doon pa tayo. Ikaw ang alimbawa. Ikaw yung una. Mamaya na tayo doon kapag ikaw ang binati. Papunta pa tayo doon eh. Masyado mo namang ini-spoiled eh. Okay? So, yun po mga kapatid. Ulitin ko ha, kapag nakatitiyak ka na siya hindi Muslim, alam mo na siya hindi Muslim, batihin mo siya ng ibang pamamaraan ng pagbati, huwag lang ng salam. Kasi ang unang pagbati ng salam ay sa pagitan natin mga mananampalataya. Subalit kapag sila ang bumati sa iyo ng salam, merong dapat na clarification sa bagay na ito. Bitafsil, kumbaga. Kapag hindi mo alam ang kanyang binitiwang salita, maaaring sabi ang Assalamu alaikum, akala mo salam, okay? Una, kapag nakatitiyak ka na yung kanyang ginamit na salita ay hindi salam, kundi sam, Assalamu alaik, o Assalamu alaikum, ang ibig sabihin kasi ng sam ay kamatayan sa iyo. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba na kaya nag-react si ano eh, nag-react si Aisha radhiyallahu anha. Ya Rasulullah. Oh, alam mo naman na alam mo yung batid mo kung ano yung kanilang pagbati sa iyo. Bakit nag-reply ka? Anong reply ng salam? Wa alaik. 'Di ba? Ano sabi ni Aisha ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? 'Di ba nag-reply din ako sa wa alaik at ganyan din sa inyo. Kasi ang intention ng mga Hudyo na gamitin yung Assalamu alaik ya Muhammad ay puksain ka nawa o mamatay ka nawa o Muhammad. Yan ang ibig sabihin ng sam. Nahong kaya nag-react si ano, nag-react siya, bakit hindi ka nagano, bakit hindi ka nang gagalaiti? Nasa nanalangin na nga sila ng kamatayan mo. Hindi sabi ni Rasulullah, hindi bakit narinig mo na binanda, tinugunan ka sila na wa alaik at maging sa inyo. At ang pagbat, at ang siyempre, ang duha ng Propesa lang may katanggap-tanggap kesa sa mga duha nila. Okay? So, minsan kasi yung problema kasi sa atin, emotion eh. Diba? I-boycott! I-boycott! Emotion. I-boycott. Okay? tayo na. Okay. Ibig sabihin mga kapatid, ulitin natin ha, once na kapag malinaw na ang paggamit niya, hindi Muslim, ng word na yon ay Assalamu alaikum, then ang narapat na tugunan mo sila ng wa alaik. Or kapag marami sila, wa alaikum. Okay? At sumain nyo nawa. Yan ang ibig sabihin nun. Pero kapag malinaw na ang kanilang ginagamit ay ang katagang Assalamu alaikum, walang pagdududa, kumbaga. Then, narapat na tugunan mo siya ng wa alaikum musalam. Okay? Wa alaikum musalam lang, ha? Hindi wa alaikum musalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasi ang habag ng Allah ay para lamang sa mga mananampalataya. Ninaw? So, ulitin natin, ha? Kapag ang ginagamit nilang pagbati, malinaw, na narinig mo na, assalamualaikum, narapat mo sabihin na wa alaikum musalam. You know? Bilang
kumbaga bilang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging sa banal na Quran, ida wa ida huyitu bitahiyatin pahayuha biasa ni aminam, di ba? Or duha, isang sabi kapag kayo ay, ito ay pangkalahatan, proof na kapag kayo ay binati ng salam ay tugunan nyo ito ng higit na mas mainam, udi naman kayay ng katulad nito, you know? Okay? So wala naman kasing pagbabawal sa sharia na bawal mo silang replyan ng salam. Wala. Ang pinagbabawal lang mo sa'yo ng sharia, na bawal kang magsimula ng salam. So you have to understand those, ika nga matters, those issue mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na pangatlo, what if kapag, Ustaz, hindi ko naintindihan, malabo sa akin yung kanyang ginamit. Either ang pagkarinig ko, assalamu alaikum, or assalamu alaikum. Then, ang magiging response mo, dapat nasabihin mo na wa alaikum. Okay? Wa alaikum. May now, hindi wa alaikum assalam. Kasi nagdudulok ang ano ba talagang ginamit. Assalamu alaikum o wa alaikum. Mas safe ka doon sa wa alaikum. Diba malay mo, yung mali pala yung pagkarinig mo, yung pala ginamit niya, assalamu alaikum. Diba? At least tabla-tabla, wa alaikum. At gayon din, hindi siya nagkamal, nagkamali ka, wa alaikum assalam, assalamu alaikum, wa paris na din wa alaikum. Papasa yung kapayapaan din. Diba? So mas safe yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So malay mo, mga ganit, sa mga ganitong rules. Okay, so as a Muslim, kinakailangan malaman natin mga bagay na ito. Kasi pag hindi mo alam talaga, maaaring magkamali ka. Na hindi mo nababatid na yung palay against the sunnah ang ginagawa mo. You know? Doon sa ano, sa para kang talagin, may gumagamit na assalamu alaikum, doon sa nagalit. Salamun alaikum. Wa alaikum islam, wa alaikum assalam. Wa, ang tama is, wa alaikum. Wa alaiku, wa alaikum assalam, wa alaikum assalam. Either, walang naiba sa kahulugan. Wa alaikum assalam, wa alaikum assalam, walang iba sa, walang na change sa kahulugan. Okay? Pero ang tama is, wa alaikum assalam. You know? Okay, kasi yung meme kasi na sa akin na dyan, ay minsan sa mga ibang pagkakataon ay magiging kasra, magiging dhamma, at minsan magiging fatha. Basta this time is wa alaikum assalam. You know? Mga kapatid, so yan ay mapag-aaral sa tinatawag na nahu. Okay. So yan mga kapatid. So, dapat nating batihin tulad na sinasabi natin na mga pagbati ng kapayapaan ang makakilala natin at hindi natin kakilala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in?" Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshus salama bainakum. Sabi niya, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo naniniwala. So anong punto dito? The only key para makapasok tayo ng paraiso is the iman. Okay? Iman, paniniwala, tunay na paniniwala sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah. Kahit gaano ka dami ang kabutihan mo, sa buong buhay mo, ever since the world began, gumawa ka ng kabutihan, subalit, iba namang sinasamba mo, at hindi ang lumikha ng paraiso at impyerno, wala ka pa rin buwang sa paraiso. You know? Kasi makakapasok ka lamang sa kanyang kaharian sa paraiso niya, kapag meron kang paniniwala sa lumikha ng paraiso. Yun lang, alam ka namang papasukin ka, samantalang hindi mo naman sinamba siya. Ano, kahilo? Diba? Ano, kasi niswerte? Diba? Gagawa ka ng kabutihan, hindi man para sa kanya, para sa iba. Tapos papasukin ka niya sa paraiso. O nasan yung logic doon? Di ba? Ang iba nagpaka... ang iba nagpaka... di ba? Halos mangitim-itim yung noo, tapos impino nga po yung kalalagpakan, tapos ikaw. Subhanallah. Mga kapatid, so, nakilalanin mo, sino samba mo. At ang dapat mong sambahin ay ang lumikha sa iyo, lumikha sa buhay mo, lumikha sa lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, lumikha sa paraiso at impyerno. You know? So kaya nga't yun ang key ay ang paniniwala. Kaya sa Islam, hindi kayo makapasok sa paraiso hanggat hindi kayo maniwala. At hindi kayo maniniwala hanggat hindi ninyo minamahal ang isa't isa. So kabilang pala sa pagiging kumpleto, nagkukumpleto ng ating iman ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Okay? Ang pagmamahala na ito, mga kapatid, ay tinutukoy dito, ay hindi para sa makamundong bagay. Kundi ay para sa ano?
para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So yun mga kapatid, may mga subhanallah, may mga kapatiran natin na kunti lang pagkakamali ay halos kinapuputan, buong buhay kinapuputan. Di ba? Kumain lang sa McDo, munafik na. Okay. Minum lang sa Starbucks, no? Munafik na agad. Subhanallah. Okay. So yun mga kapatid, shout out tayo sa mga kapatid natin. Wag bawal lang mapikon ha. So yun ha. So dapat mahalin natin ang isa't isa. Normal ang magkamali, normal ang lumagpas, lumar ang magkulang. Pero wag ang maging dahilan yun na kapuputan mo na yung kapatid mo habang buhay. Na para bang wala siyang nagawang kabutihan. Diba? Na para bang ang ginawa niya ay nakapagpapalabas sa kanya sa fold ng Islam. Subhanallah. Ano yun mga kapatid? Kahit hindi, kaya sa mga salam, hindi ko babasa-basa, hindi ko basahin sa inyo. Ang isang bagay na kung gagawin nyo ito, magmamahalan kayo. So mayroon tayong, kumbaga, pattern kung paano makamit natin yung pagmamahalan. Although napakarami, pero ito specific na binanggit ng Propeta Salam dahil sa kahalagahan ito. Dahil sa kabutihan ito, mga kapatid. Kaya, afsus salam bainakum. Ipalaganap ang kapayapaan, ang pagbati ng kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Okay? Yun po mga kapatid. Upang sa ganun kapag ipinapalaganap natin ang kapayapaan sa pagitan natin, wallahi ito ang magiging susi mga kapatid upang maging matatag ang ating pagmamahalan sa kapatiran sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kalat ang pagbati ng kapayapaan sa pagitan ninyo. Kaya, salamu alaykum din, pati sa mga basher din, salamu alaykum po sa inyo. Okay? Sa mga palatandaan ng unang saat, ang tao ay babati ng pagbati sa kanyang mga kakilala, sa kanyang mga colleagues, sa kanyang mga acquaintances, sa kanyang mga companions, sa kanyang mga boon companions, at kanyang mga tatalikuran niya ang pagbati sa mga hindi niya kakilala, sa mga hindi niya katrabaho, sa mga hindi niya ka-acquaintance, o kaya sa kalang, sa mga, kung kumbaga ay banyaga. Bagamat ang sunna ay palaganap ang pagbati ng salam sa mga taong kakilala mo at sa mga hindi mo kilala. Yun talaga, mga kapatid. Okay, pero kapag ginawa mo naman yun, halimbawa, binati mo lamang yung ilan at hindi yung iba, wala ka naman pagkakasala doon. Pero that is against the sunnah. Hindi yun yung pinakasakto at tumpak na pamamaraan na itinuro sa atin, ginabay sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just love your bashers. Okay. Isang laysay ni Abu Ja'ad na si Abdullah bin Mas'ud ay nakatagpo ng isang lalaki. Si Abdullah bin Mas'ud. Ay meron siyang nakatagpo na isang lalaki at sinabi niya, "Assalamu alayka ya ibn Mas'ud." Sabi niya, ang kapayapaan ay sumainyo o ibn Mas'ud. Fakala ibn Mas'ud, sinabi ni ibn Mas'ud, "Sadaqallahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul min ashratis sa'ati ay yamurra rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa la yusallima rajulu illa ala man ya'rif." Sabi ni ibn Mas'ud, ito, binati niya, no? Yung lalaki na ito ay padal, okay? Yung lalaki na ito ay bumati lamang kay ibn Mas'ud, bagamat alam ng lalaki na ito merong kasamahan si Abdullah bin Mas'ud. Okay? Meron siyang kasamahan. Pusang binati lamang ng lalaki, "Assalamu alayka ya ibn Mas'ud." So, ibig sabihin, naka-address yung salam niya kay ibn Mas'ud particularly. Okay lang sana, "Assalamu alaykum," understood yun na pangkalahatan. Diba? Pero yung sabi niya, "Assalamu alayka ya ibn Mas'ud," so tukoy yung mismo ang kanyang pangalan, ibig sabihin, nakatuon kay ibn Mas'ud na mayroon siyang mga kasamahan. Eh, dahil dito, nag-react ang sahaba na ito. Sabi niya, "Fakad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam." Narinig ko mismo sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nagsasabi, isa sa mga palatandaan ng oras, ng sa'a, ay ang isang tao ay dadaan sa masjid at hindi magdarasal ng 2 rak'ah. Nangyari na ito mga kapatid, 'di ba? Pupunta ng masjid, upo agad. Alam niya na siya magstay doon. Maghintay pa ng adhan, ng ikama, 'di ba? Agad siya magstay. Ang sunna kasi ay walang iba kundi isa katuparan ng tahiyatul masjid. Ang 2 rak'ah bilang paggalang sa
masjid. Although yun ay sunnah, sunnah muakkada. But it doesn't mean kapag ginawa mo, ay may pagkakasala ka. Okay, pero kapag ginawa mo yun, ibig sabihin pala tandaan na yun ang sabihin natin ng sa'a, ng paggaguno ng mundo. Okay, na malapit ng magunaw ang mundo. At yan ay nangyari na, subhanallah. Okay? Lantarang nangyari na ito, mga kapatid. Na iba sa atin, iba sa mga kapatid natin, nakapagpapasok ng masjid, alatul, ijlis, okay, alatul, julus. Iba? Mafi muskila. Iba? Okay, mashallah, tabarakallah. May pagpalain ng Allah yaong mga tao ng sa buhay ng sunnah. At inaamin ko din sa sarili ko, din nagagawa ko din minsan yan. Lahat naman tayo, huwag nyo, huwag sabihin nyo nagagawa yan. Okay, minsan. Okay, malinaw. So yun yung mga kapatid. At the same time, sa amin niya, at ang isang tao, kabilang sa palatandaan na narinig ni Ibn Mas'ud, sa bibig ni Professor Lam, na sinabi niya mismo doon sa laki na yun, kaharap ni Ibn Mas'ud, isang tao ay hindi magbabati sa sinuman maliban sa mga kakilala niya. Okay? So, ito ay napatunayan mga kapatid, walang iba sa hadith ni Ibn Khuzaimah, rahimahullah, na kung saan ito ay sinahi, tinashi ni Imam Al-Albani, rahimahullah. At gayon din sa sahihain, sa Sahih Bukhari at sa Sahih Muslim, isinalaysay na ang isang lalaki ay Islam. Sabi niya, anong bahagi ng Islam ang pinakamainam sa isang tao? Anong bahagi ng Islam ang pinakamainam sa isang tao? Sinabi niya, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sabihin, ang pagpakain ka sa mga tao, mashallah, at magbigay ng pagbati sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. At kapag nagawa mo yun, ang pagkain ka sa mga tao, kahit wala kang sahod. Mashallah, sa mga sister dyan nagpakain, mashallah, tabarakallah. Naway, gantin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga ginawa at naway, paramihin pa ang inyong mga baon. Okay? Okay. At ang inyong mga kasigasigan sa pagluto ng napakasarap ng mga pagkain bago tayo magkaroon ng pag-aaral. Mashallah. Sa bawat sumusubo nito, mashallah, naway ang barakay mapa sa inyo. Mashallah, tabarakallah. Mga kapatid, so magpakain sa mga tao at magbigay ng pagbati sa mga kakilala at hindi kakilala. Kapag nagawa mo yun, mashallah, ibig sabihin ay nakuha mo ang kabutihan na bahagi ng Islam sa iyo. Mashallah, tabarakallah. Naway, gawin tayo ng Allah mula sa mga taong ito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sa mga nagsasabuhay ng sunan Propeta Salam, sa mga ipinapalaganap yung salam sa bawat isa sa atin, sa mga kilatin na kakilala, at gayon din, magpakain ng espageti. Okay? So, yun. So, ano, wala kayong katanungan regarding sa issue na ito, mga kapatid, bago tayo dadako sa susunod na palatandaan ng araw ng paghuhukom? Wala? Yes po. Kahit na alam mo siya Muslim, pero hindi siya nagsasala, good question, napakaganda niyan. Hindi siya nagsasala. Okay. Okay, napakagandang katanungan. Okay. Although, kasi ang kasagutan ng mga kapatid ay babalik sa issue sa ano ang hukom ng pag-iwan ng pagdarasal. Doon kasi babalik. But anyway, doon tayo sa mga nagsasabi na ang mga Muslim na iniwan nila ang kanilang pagdarasal, kahit paano, ay makasalanan silang mga Muslim. Okay? Kasi may mga ilang mga scholar kasi na nagsasabi na yung kufur na sinasabi ito ay kufur amali at hindi kufur i'tiqadi. Di ba ang sabi salam na man taraka anisala o al-ahadul ladhi baynana wa baynama as-salam fa man taraka ha faqad kafara. Faqad kafara. Di ba ang pagitan natin mga Muslim at hindi mga Muslim ay ang pagdarasal at ang sino mang nag-iwan ito nang sinasadya na hindi tinatanggap ng sharia ay siya ay nakakomit ng kufur. So yung kufur dito, anong ibig sabihin ng kufur? Dito nagkaroon ng pagtatalo-talo ang mga scholars ever since the world began. Okay? Mula noon hanggang ngayon, mga kapatid. Pagdal. Meron yung aking na... Ikaw na dito? Okay, jazakallah. Okay? So mga kapatid, ibig sabihin, doon nagkaroon ng pagtatalo-talo. Ano bang ibig ipatukoy ng kufur dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ba ay kasi dalawang categorically speaking, dalawang klase ng tinatawag na kufur.
kufur amali at saka kufur i'tiqadi. Kufur amali, ibig sabihin yung disbelief na may kaugnayan sa gawain, at yung disbelief na may kaugnayan sa gawain na hindi nakapagpapalabas sa fold ng Islam. At ang kufur i'tiqadi, yung kufur, disbelief na may kaugnayan sa akida, sa paniniwala, at yun ang makapagpapalabas sa fold ng Islam. Diba? Doon sa nagtatalo-talo. Kaya may mga ulama na nananindigan na ang tumutukoy na kufur, kufur dyan ay walang iba kundi ay amali. Okay? At may mga ilan naman, which is medyo mabigat talaga yung kaul na ito, ay sinasabi na ito yung kufur i'tiqadi. Now, doon ako tayo, medyo, doon tayo sa medyo light na sa mga ulama na nasasabi na ito ay kufur amali. Ibig sabihin na sa sino mang hindi nagdarasal ng Muslim, makasalanan talaga siya. Okay? Makasalanan na Muslim talaga siya. Aminin niya man o hindi, aminin. Pero sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y makasalanan. Okay? Sapagkat yan ay obligasyon ng bawat isa sa atin ang pagdarasal. Na kung kaya dun babalik yung issue ng sabihin natin na tinatawag na salam. Kaya sulong na siya ay Muslim, malinaw mga kapatid, sulong na walang malinaw na patunay na siya ay lumabas sa fold ng Islam na pinagkakasunduan ng mga scholars, manatili pa rin siyang Muslim. Ninaw? Na kung kaya, ngunit may mga ilan dapat na i-observe natin sa bagay na ito. Maaring hindi ka magbati ng salam sa kanya. At maaring hindi mo siya tugunan ng pagbati ng salam. Ano? Kapag ang intention mo na i-educate siya para baka sakaling yung hindi pag-respond sa kanya at hindi pagbati sa kanya ay magbibigay ito ng sabihin natin ng ano ba? Attention na siya ay manumbalik sa Allah at magsala. Mga ganun ba? Yung parang mahiya siya sa niya. Okay? Kasi nangyari yan, mga kapatid. Alam mo yung kwento ni, ano? Ni Ka'ab bin Malik at ang kanya mga iba pang mga kasamahan, o isa o dalawa, tatlo, nakasama ng yung sa Ghazwat at Tabuk. Yung nangyari, na kung saan, di ba, nung nagkaroon ng military expedition ng Propeta Sallam, pati mga sahabang puntang Tabuk, sa kalagitnaan ng paglalakbay, bumalik si Ka'ab bin Malik. At yung kanyang mga kasama, bumalik sa Madina al-Munawwara. Kaya ang akala ng mga kasamahan niya, naging munafik na yung mga tao. Parang mga din, mga basher din yan. No? Akala siya munafik na mga pagkakalimula na hindi lang naintindihan, munafik ka na agad. Diba? Yan. Nangyari din sa mga sahaba yan. Yung mga ganung mga judgment. Kaya nung bumalik si Ka'ab bin Malik sa na mayroon siyang rason kung bakit siya bumalik sa Madina na hindi nagpaalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi alam ng mga kasamahan niya. 'Di ba? Kaya sabi nung nalaman nung hinanap niya sa si Ka'ab bin Malik, "Nasaan?" Sabi niya, "Ya Rasulullah, bumalik sa Madina." Ah, sabi nung mga ibang mga sahaba, "Ay, munafik." 'Di ba? Nagiging misjudgment yung nagawa nila. Oh, they are human. Tao sila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. They're not perfect even though they are sahaba. Malinaw? Kaya, nangyari, so, nung bumalik ang Propeta Salam, since hindi nagpaalam sila kay Propeta Salam, binigyan sila ng lecture. Binigyan sila ng sabihin natin ng parusa. Hanggang sa dumating ang revelasyon sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila'y pinatawad ng Allah. Anong parusa sa kanila? Months na hindi sila binati ng Propeta Salam pati ng kanya mga sahaba. At kapag sila, itong si Kabila, pati mga kasamahan niya, kapag nagbati ng salam, hindi tinutugunan ng Propeta Salam. Kaya, siyempre, napakasakit sa kanilang puso na Propeta yung binati mo, Propeta yung binati mo na hindi ka tutugunan ng Propeta sa pagbati ng salam na alam niya kung gaano kabigat ang pagbati ng salam. Kasi merong dahilan para bigyan ng leksyon, para bigyan ng tinatawag na aral na baka sakaling magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halinaw? Sumpaari yan. Sabi na Sheikh Uthaymeen rahimahullah, pwedeng gawin kung merong sapat na dahilan. Okay? May sapat na dahilan. Nowadays, walang pakila kung hindi ka mabati. Walang epekto sa kanila yung mga ganito. Di ba? Walang epekto sa kanila. Diba? So nowadays, we're talking about nowadays. Diba? Kung hindi mo sila binati, pakialam ko. Walang pakialam. Bahala ka. Walang niyo. Ayaw mo kong response magbati ko. Di, huwag. Sino ka? Okay lang. Diba? So walang guilt sa kanilang mga sarili. Diba? Na kung kaya, pag ganito mga bagay, then asasan kumbaga,
Okay. Pag ganitong bagay, di walang problema na sabihin natin na ikaw ay at least tugunan mo pa rin ang kanyang pagbati. Kasi anuman yung ginawa niya, ang pag-iwas sa pagdarasa, wala kang pananagot. Wala kang ano doon, connection. Yung obligation mo, yung pagtugon sa kanyang pagbati. Malinaw? Yung obligation niya at kakaharapin niya sa Allah, sa harapan ng Allah, yung pag-iwan niya sa pagdarasal. At wala kang kinalaman doon. Wala ta zero was ito wizard o Quran, sabi ng Allah, walang sino man magdadala ng kasalanan ng ibang tao maliban lamang sa kanyang kasalanan. So, hindi ka pwedeng managot sa pananagutan ng ibang tao. At the same time, hindi rin sila pwedeng managot sa kapasar sa pananagutan mo sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom. Malinaw? Okay? Okay ba yun? Okay na tayo? Ano? Proceed. wala lang katanungan, ang clarification sa bagay na ito? Yes, sir. Hmm, padal. Regarding sa doon sa ato sa idea to masjid, ano ba yung taong intention doon? Sa dato ng tayar to masjid o sunna to tayar to masjid? Ang intention doon, magsagawa ka ng title masjid. Yung intention mo kapatid sa bagay niya, hindi na kailangan pagbanggitin pa. Hindi mo na kailangan na mag-focus ka sa utak mo, sa sarili mo, sabi ko, usalli tahiyat al masjid, raka'ataini lillahi. Walang ganon. Wala lang. Sabi, kasi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang idadasal mo. Ibig sabihin, magdarasal ng sapat na, hindi mo na kailangan i-compose. Isipin mo na lamang na yan ay parang sa tahiyat al masjid, tapos ang issue, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo na mag-compose ka. Tapos mali-mali pa yung grammar na pag-compose mo. Tayo dyan. Nausali tahiyatul masjid. Mali-mali man yun. Nausali tahiyatul masjid. Usali tahiyatil masjid. Mali yun. Usali tahiyata. Okay? Kasi mafa'ulumbi. Okay? So yun yung mga kapatid sa panampalatay Islam. Wala lang katanungan regarding sa mga sister. May mga clarification na gusto nyo kayong linawin sa ating nabanggit na isyo? Or proceed na tayo? Wala na ba? Wala ka. Wala na po. Alam po ha. Nawala yung ano ko. Sige bang, mag-isip pa kayo ng katanong kasi nawala yung ano ko, presentation ko. Oh. Sige pa. Ano pa yung gusto niyong i-clarify? Kung may dumating, tapos hindi bumati, papasok ko. Ano yung pinakamagandang tamang pinagamit niya na gawin? Ikaw yung magsarap sa kanya? Kapag mayroong? Dumating. O, dito yun, sa isang pagpupulo, ano ba? Bigla mo po. Tapos hindi kanya binati. Nasara ko na yun. Ano ba ba yun nandun? Batiin mo siya? O hayaan mo na lang? Nabahala ka dyan? Tama yun nandun. Pakiulit? Sige ba? Pakiulit na. Pakiulit. Di ba kasi tawag-tawag papasok sa loob, tapos hindi naman siya nagsalang. Ay, papasok sa loob. Hindi kahit hindi loob. Kumbaga, dumating sa isang pagpupulong, hindi kaya dinaanan kayo, hindi kaya dumating sa ano. Pag di kanya binati, anong mainang nagagawin mo? Okay. Una, dapat nating malaman kung ano ang hukom ng pagbati. Kasi okay. Ang hukom yung magbabasa. Yes. Doon tayo magbabasa sa hukom eh. Kung meron ba tayong pananagutan o walang pananagutan. May no? Kasi napakahalaga na matukoy ng isang Muslim kung ano ang hukom sa isang bagay. Bago sa mag-react, bago sa kung magsabi ng kung ano-ano. Kasi yun yung, wallahi, yan ang bunga ng kamangmangan sa hukom, no? Yung mga pagkakamali ng mga kapatid natin sa pagdesisyon, sa pagbigay ng verdict, sa pagbigay ng hatol, at kung ano-ano pa. Dahil sa kakulangan, kasalatan, sa kaalaman, pagdating sa hukom. You know? Now, ang hukom sa pagbati, it's sunnah muakkada. Ito ay tinatawag na sunnah. Ang ibig sabihin na pinaigding na sunnah, ibig sabihin kapag hindi mo nagawa, hindi ka gumawa ng pagbati, wala kang pagkakasala.
Wala kang pagkakasala. Pero kapag ginawa mo ito, mayroon kang tinatawag na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kapag hayaan, kapag halimbawa, ang isang tao, pumasok sa pagpupulong, pumasok sa salid mo, okay? Tapos hindi siya nagbigay ng tinatawag na pagsala. I mean, bangit na attitude naman yun talaga? Pero yung sabi mo, kakalag ka rin mo, paparusahan mo, dahil hindi siya bumati ng pag-ano, hindi nga siya paparusahan ng Allah dahil siya ninagawa yun, ikaw pa kaya? Di ba? Okay? Mahina? Pero, sa sitwasyon na ikaw ay tatay sa isang anak, narapat na turuan yung mga anak mo sa bagay na yaon. You know? Turuan mo ng pagbati. Sanayin mo ang mga anak mo sa tinatawag na sabihin natin ay pagbati. Upang sa ganun, masanay sila at ito ay may pamumuhay nila ng madali hanggang sila ay lumaki.